Hi guys! Today magkaroon tayo ng sure review ng 361 Degree Pop Blaze 4. Ito na yata ang pinakamurang maximum cushion shoes na na-try ko. Pero guys ha, makinig kayo, napakalupit pa rin ang performance nito. Magugulat talaga kayo sa presyo nito. Kaya guys, samahan nyo ako. I-review na natin ito. Huwag na natin patagalin. Let's go! Hey, I never give it up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo. Mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Tingnan nyo naman yung kapal ng cushioning nito, no? Kung katulad kayo sa akin na may edad na, na-injured before because of basketball, kailangan talaga ng maximum cushion shoes. Saktong-sakto ito. Pero legal pa rin yung cushion nito, ha? Kasi parang ang alam ko, pag 40mm na pataas yung cushioning yun, bawal na yun. Pero ito guys, pwede nyo pa rin itong gamitin sa race day ninyo. And highly recommended ito. And hindi nito mabubutas yung bulsam nyo. And pogi rin. Tingnan nyo naman to guys na triple black, no? Pero meron siyang apat na colorway sa ngayon. Alam nyo naman yung 361 degree. Dumadami pa yan, ha? Habang patagal ng patagal. Pero yung triple black, ang hirap niyan i-pull off, eh. Pero ito, ang ganda ng triple black niya, no? Ang daming nag-chat nito sa akin after ko i-post siya. And meron din ako nung isa pang colorway, pero parang ito yung mas gusto ko, eh. Pag-usapan na nga natin yung aesthetic and specs nito, no? Kasi pinag-usapan natin yung itsura niya. Gwapong-gwapo talaga ako dito, no? Parang gray and black pinagsama, hindi madumihin itong colorway na to. Pero may mga colorway pa na talagang kung gusto mong visible ka sa dilim, okay din yun. Pero ito guys, meron naman mga reflector dito para kahit night kayo tumakbo, no, mag-train, panalo-panalo, pwede pa rin. Sinabi ko kanina na maximum cushion shoes to, and ang taas talaga ng cushioning niya, 35mm po ito sa heel, 23.5mm po ito dito sa may forefoot. So, makikita nyo naman dito sa ilalim, parang nakalagay 6mm drop. Medyo mataas po sa heel, no, pababa po siya. Parang mapopromote po talaga na mag midfoot run, forefoot run. Lalong-lalo na guys, no, sasabihin ko na rin ito, nakita nyo ba yan? Parang biglang panipis, biglang paangat. Tinatawag nila itong fading design. O ito, sinasabi nila to enhance forefoot roll propulsion. Para ma-promote talaga na mag-forefoot run kayo, no? Mag-midfoot running kayo. Guide the smooth transition from heel to forefoot. So okay talaga, no? Plus yung 6mm nga na drop, no? Parang nasa minimalist pa rin naman siya. Ayaw ko kasi guys nung masyado mataas sa heel, no, parang katulad sa basketball, sinasabi ko rin to na mas lesser yung risk ng injury, mas na lesser pa. Hindi, wow. Lesser yung risk na injury pag hindi masyado mataas yung heel drop, no, pag almost flat. 6mm okay pa rin naman yan. Gumamit po ito ng nylon mesh uppers, no? Napakaganda po ng uppers niya. Very breathable, yet very supportive po itong mesh niya, no? Makapal eh, hindi katulad ng mga mumurahing running shoes, no? Yung mga mesh na open na open. Okay yung breathability nun, kaso lang, yung durability niya sa kanyang support mababawasan. Ito hindi eh. Ang galing! Ang galing! Structured pa rin talaga siya. So yung paa mo, hindi mapupunta kung saan-saan, no? Maganda yung support niya sa loob. Plus, meron pa po siyang hollow glass fiber piece. So, hollow glass, hindi naman pinakita na 361 degree yung shape talaga. So, fiberglass po ito, hindi po siya carbon fiber. So, yun, dahil dun nga guys, meron namang torsion na support. So, hindi kayo basta-basta matatapalik. Same as basketball, diba? Plus, merong snapback. May push forward, may energy return. Speaking of energy return pa guys, ginamit dito yung quick Kotec. Wow. Talagang nilupitan yung pakasabi, no? Nice. Quick Kotec na cushioning, which is yung kanilang pinakamahal, top of the line cushioning po nila. Ginagamit sa mga mamahaling shoes nila, mga premium shoes nila. Ginamit nila dito yung pang-basketball nila na cushioning. Damn! So talaga namang napakalupit ng energy return nito. Ang ganda pa ng impact protection. Ang kapal eh. Isipin nyo guys, no, ang kapal ng Quick Kotec foam niya. Tapos ganun kamura. Ang galing! Ang galing!
Dapat nagmamahal lalo eh. Pero guys, hindi ko alam kung paano nila napapamura ng ganito, no? Kaya ang ganda ng impact protection, hindi ko naramdaman sa tugod ko kahit matagal akong tumakbo outdoor, no, sa road, nag-road run ako gamit ito. Kumbaga nag-5K lang naman ako. Pero usually, pag nag-ganun ako, may nararamdaman na ako sa mga regular shoes eh. Pero kasi maximum cushion to eh. And guys, kasi para tong Adidas Boost eh, kung titingnan nyo nga malapitan, para talaga siyang Adidas Boost yung material, no, ng Quickotech. So, alam naman natin, pag Adidas Boost, diba, talaga namang may bounce. And meron pa po siya tinatawag na 3D TPU dito sa heel part. So, ang ganda rin ang support dito sa heel part. No, usually, yung iba, pag running shoes, kinababayaan na lang yung heel part. Ito, supportive pa rin dito sa heel. Siyempre, guys, lagi ko sinasabi, iwas tapilok itong heel. Pag supportive ito, panalo. Wala na ako masasabi, ang lupit-lupit ng specs niya. Sa ganung presyo, dapat nga hindi tayo nag-expect. Ang premium na premium tignan, guys. Nahalataan nyo naman, nakikita nyo, hindi siya mukhang chipipay. Try nyo bumili ng 2.5 to 2.8 na sapatos sa mga US brand. Ewan ko, baka nga chinelas lang yung makuha nyo dyan. Ito, racing shoes na to. A marathon shoes na siya, kung ako yung tatanungin. Kasi makakalayo na kayo nito eh, dahil sa kapal nga ng cushioning niya. So yun guys, aesthetic and specs. Dahil pogi din to, bibigyan ko ito ng 9.5 out of 10. Almost perfect. Siguro kung carbon fiber to, naku. Siyempre perfect na natin to. Kasi fiberglass lang eh, pero okay pa rin. Kita nyo yun? Next, punta na tayo sa performance. Sinabi ko nga, no, na okay yung tuhod ko, walang naramdaman yung paa ko, na-promote niya talaga yung 4-foot stride or 4-foot strike, which is parang na mas bumibilis ako, pakiramdam ko parang mas mabilis ako. And kahit mag-heel strike kayo, okay pa rin kasi parang smooth nga yung transition dahil nga dito sa arc na to, itong paganyan, biglang paanga, parang smooth siya, parang ma-encourage ka niyang mag-move forward palagi. Hindi ba halata? Long distance run, recovery runs, pwede siya everyday trainer talaga. Speaking of trainer guys ha, hindi ko pero siya ma-recommend for training. I mean workout. Ginamit ko siya for workout. Parang mas ma-recommend ko yung isa, yung Flame Team. Ito hindi masyado, medyo unstable siya. Masyado kasi yung cushioning. No, medyo unstable na to. No, more on pang running lang talaga to. Doon talaga siya nagsha-shine. Huwag nyo itong ipang workout. Everyday training, speed training. Nako, mabilis kayo dito. And yun nga, full marathon, long distance run, kayang-kaya nito. For sure. And yung impact protection nga, napakalupit. Ang ganda pa ng grip nito guys. Tingnan nyo naman yung outsole niya. Parang may mga area lang na pinakita nila yung butas na yan. May area na pinakita nila yung torsion plate. Ibig sabihin, malaki rin tong torsion plate. Tumakbo ko actually, hindi maganda yung weather noon. Tapos ang daming loose gravel. Hindi naman ako masyadong dumudulas. Okay siya. Okay siya outdoor run. Ginamit ko siya sa treadmill. Siyempre, napakaganda nito sa treadmill. Para ang nagbabounce nito sa treadmill, no? So, highly recommended guys. So yun guys, performance, bibigyan natin ito ng 9.5 out of 10. Almost perfect. Siguro kung kinarbon fiber nila to, ipe-perfect ko na to. Pero it gets the job done. Nandun naman yung snapback. Nandun yung torsion support nitong fiberglass. Pero parang manipis kasi siya. Pero okay lang kasi napagaan niya dahil manipis siya. And yung Quickotech ramdam na ramdam yung push forward. So gusto ko talaga to guys. Marirecommend ko po talaga. Lalo na sa mga beginners, panalo. Sana all. Next, punta na tayo sa ano, sa fit and comfort. Okay to guys, wide foot friendly siya. Halata namang wide po ito. And mag-expand pa nga to sa tingin ko eh, no? So, kahit wide foot, true to size na po kayo. Hindi nyo na kailangan mag-size up. Ang sarap ng fit, ang sarap ng pakiramdam sa loob. Guys, ito pa, makinig. Very important. Usually, yung mga super shoes, yung mga marathon talaga, full marathon, ultra marathon, yung mga nakikita kong mga mamahalin, oo, ang gaganda nila, ang gagaan nila, pero gumaan yun dahil nga sobrang binawasan nila yung cushioning. Ang inipis na nun all over. Eh guys, gusto ko pa rin ng comfort. Sa akin lang naman, kanya-kanya tayo. Sige, gusto nyo ng ganun kagaan, wala na halos ng cushioning. Ito guys, ang dami pa rin cushioning, ang dami pa rin ng foam niyan. So, ang sarap sa loob.
For me, sufficient na sufficient kung sa running shoes ang pag-uusapan, panalo ito sa comfort. No, plus mesh pa siya, so very comfortable, step-in comfort, ang ganda, ang lambot kasi nito kahit ipamorma mo to guys, lalo na kung ganito kapogi yung sapatos mo, no? And napakagaan, kasi nga guys, quick coat tech, napakagaan ng foam na to, kahit well padded siya, kahit may fiberglass, kahit may TPU dito, ang gaan, nagawa nila magaan. So dahil dyan guys, fit and comfort, for me, 10 out of 10 po ako dito. Kasi pwede sa wide foot, may space pa yung mga daliri ko pag tumatakbo ko, may space para mag-spread yung daliri ko, which is safe sa paa, maganda sa paa, para ka talaga naka-minimalist shoes, plus yung 6mm drop nito, no, almost parang flat naman yung paa ko, well cushioned, napakapal ng cushioning, sarap, ang lambot sa loob. Perfect. Everything. Next, last part na tayo, price tag. Naku naman. Grabe yung tawa, no? Hindi na kasi natin kailangan patagalin. Mahirap nang humanap ng katapat nito, no? Except siguro sa X-Step na brand, kaya. Pero sa Anta, sa Lining, parang mahihirapan. Ganitong cushioning, ganitong support, ganitong comfort, parang mahirap sa ganyang price point. Siguro mamahalan mo, pero ito guys, napakamura talaga. Hindi niya highly recommended kasi hindi niya bubutasin yung bulsa mo. Nasa 3,000 to 2,700 lang ito ngayon. Minsan bumababa pa. Tapos high performance pa siya. Nakakatuwa talaga. Parang ano eh, encourage ko to talaga. Encourage ko to sa iba, no, na parang gusto nilang mag-start na mag-run. Kaso on a budget sila. Pero syempre gusto nila ng magandang running shoes. Beginner. Natatakot sumali sa mga marathon kasi need mo dun ng reliable na shoes eh. Marerecommend ko talaga to sa inyo guys. Hindi kayo nito mapapahiya. Hindi sasakit yung paa nyo nito, promise. Iskoran ko na nga, no? Price tag, iskoran ko po ito ng 11 out of 10 sa price tag. Kasi naman, guys, di ba? Sobrang sulit, promise. Sobrang sulit, sobra pang pogi. Kung gusto nyo itry mag full marathon, pero guys, huwag kagad mag-jump ng full marathon. Siyempre, may training yan. Disclaimer lang, hindi po ako professional runner. Coach po ako sa fitness. Nagtuturo rin kami ng pakonti-konti sa mga beginners lang, pang-beginners lang po ako. Myself, hindi naman ako talaga into running. Nag-run lang ako to improve my cardio and para samahan yung wife ko na mahilig tumakbo. Pero sa mga tulad namin and may edad na rin, highly recommended po talaga to. Huwag kayong mag-alam, maglalagay ako ng link dyan. Ay guess, meron pang ano dyan, promo voucher ngayong magsi-77, no? Maglalagay ako ng link dyan, discounted po yan, Lazada link, 361 degree mismo, legit po yan. Gamitin nyo po yung link ko para masuportahan din po yung channel natin, no? Para mag-grow yung channel natin, para siyempre makabili rin po ako palagi ng sapatos kasi may konting commission po ako pag ginamit nyo yung link ko. Pero guys, hindi magmamahal yung shoes, ha? Same price pa rin, may nakuha pero po ang konting tulong para dito sa channel natin para ma-maintain ko po siya. No, marami po salamat sa gagamit ng link ko. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang running shoes, maglalagay po ng mga link dito for 361 degree po pa rin yan ng mga running shoes. And pang-click na rin yung bilog dito para makasubscribe po kayo kaagad para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!